Ibig mong sabihin, sa 8 buwan, hindi ka niya hinalikan kahit subok lang, tapos hindi ka nagduda? Sir, gusto niyo po yung Bulkang Manila lang po ang pag-usapan natin. Marami po yung mga side stories na hindi niyo pa po nalalaman. Ano pa na istorya niyan eh. Kahit sa pisngi. Sir, gentleman po kasi si Rodel. Gentleman ako, pero hinahalikan ko yung girlfriend ko. Probinsyano po siya. Hindi yun rason. Sige na po, suko na po ako. Talo na po ako. Tanga talaga ako sa pag-ibig. Ganun naman. Ganun din ako sa ex ko eh. Maganda talaga ang mayon, ano? Maganda talaga yan, sir. Hindi pa nga yan ganyan kaganda. Mas maganda yan pag sunrise. Natatakpan pa nga yan ng mga ulap eh. Pero mas maganda, sir, kung sasagutin niyo po ang tanong ko. Kayo po ba yung nang iwan o kayo yung iniwan? Kulit mo, no? Bakit kayo, sir? Kayo nga, tanong kayo ng tanong tungkol sa amin ni Rodel. Sagot ka naman ang sagot. Siyempre, sir, VIP guest namin kayo eh. So kung malalaman mo na ordinaryong ahente lang ako at ginamit ko lang yung pangalan ng boss ko para dun sa hotel niyo, mag-iiba yung trato mo sa akin. Yun naman po ang hindi mangyayari, sir. Kasi lahat ng guest namin sa hotel, VIP ang touring namin. Okay. Sabi mo maganda yung mayon kapag sunrise. Gusto ko makita. Bukas po, sir. Gusto niyo po? Ihintayin natin. Di ba may utang ka sa akin? Sabi mo gusto mong bumawi. Ha? Eh, sir... Ganda ng buwan, ano? Buti pa ang buwan na sasabihan ng maganda. Ano yun? Ay, wala, sir. Meron akong magandang naisip, sir, na pampalipas oras. Ano yan? Ikwento mo ang love life mo. Huwag na! Huwag na! Ayoko! Sir, ikwento nyo na. Pinagbigyan ko na kayo na samahan dito. Dapat pagbigyan nyo na rin ako, sir. Tsaka wala na tayong ibang choice. Nakwento ko na buong buhay ko. Ikwento nyo rin love life nyo. Sige na. Huwag na lang. Alam nyo, sir, nagpapapilit pa kayo. Sige na, abutin na tayo ng sunrise dito. Sige na. Nagsimula kasi yan, nagkakilala kami sa trabaho. Tapos naging kami, tapos naghiwalay. Tapos. Sir, ang kurni-kurni mo. Kasing kurni ng ulap. Ikwento mo na yung buko para naman makarelate ako. Kagaya ng pagkwento ko, diba? Ba't ka nakangiti? Wala lang, sir. Napaisip nyo lang po ako. Kahit pala poging katulad nyo, tinatablan din ng heartaches. Wala naman yan sa itsura. So kapag ka iniwan ka, masasaktan ka. Ang importante lang marunong ka magdala. Sana, sir, kaya ko rin yan. Kasi ako, kahit alam kong hindi na pwede, nasasaktan pa rin ako. Gumagawa ko ng dahilan na magalit. Kasi alam ko sarili ko, hirap ko siyang kalimutan. Wala namang madali eh. Pero alam mo, Marisel, kaya mo. Kita ko eh, kahit na ngayon lang kita nakilala, matapang ka. This is the moment, sir, that you've been waiting for! Ayan! Oh. Tama ka. Maganda nga ang mayon kapag ka-sunrise. Yan ang sinasabi ko sa'yo, sir. Ang ganda-ganda talaga niyan. Pero, huwag kang madala sa ganda niyan. Kasi malupit din yan. Bakit? Kasi pag nag-alboroto yan, kaya niyang sumira ng pamilya at pangarap. Parang magagalit ka sa mayon, ah. Eh, sino ba namang hindi magagalit dyan, sir? Nung sumabog yan noong 1993, kasama ng magulang ko natabunan ng lupa at inilibing ng buhay. Kaya tuwing undas, imbis na pumupunta ako sa sementeryo dyan, ako sa paanan ng bulkan. Nag-aari ng bulaklak, nagtitirik ng kandila. Pag naging bulkan ako, mag-aalboroto din ako at aawayin ko yung magayon na yan. Ayos kayo, no? Parang kahit ano nangyari dun sa magulang mo, chill ka lang. Hindi naman, sir. Pero syempre, nung una, halos isumpa ko yan. E ano namang laban ko? Hindi naman yung sinasadya na maging ulila ako. Baka talagang nag-aalboroto lang siya at nadamay yung mga magulang ko.
Pero salamat, ha. Hindi nalang ako dito. Salamat din, sir. At ako ang inibitahan mong mag-guide sa iyo. YouTube channel para maging updated so we will survive. For more videos, just click the I button. Thank you. I will survive.